dito, dyan sana yung Pilipino, tinaga-taga siya, di ba? Oo. Bilyonaryo. Billion of dollars. Okay, sino yung pinaka-roots ng Kuangco? Jose Ingkong Kuangco, galing ng China. Ay, sige po, ingat sir. Ano ang trabaho noong 1800? 1850, pumunta ng Pilipinas yun, si Jose Ingkong Kuangco. Ano ang trabaho, tanong ni Sarah? Anong trabaho, sir? Carpintero. So, ang isang carpintero, nagkaroon ng asyenda ng mga lalaking lupain sa gitnang hilagang norte, gitnang norte. Magkakaroon ka ng lupain. Saan galing yung kayamanan nila? Yun ang diba? Ang isang Jose Ingkong Kuangco, nagkaanak ng tatlo, Melesio, Trinidad, Isidra Kuangco. Dalawang babae, isang lalaki. Isidra yata yung nakapag-asawa, yung anak ng pangalan. Di ba magtataka ka, isang intek nakapag-asawa, Estrella, Pilipinas. Nagkaanak siya, dalawang babae, isang lalaki. Mo ay karpintero. Yun, ang research ng mga kababayan natin. Saan galing ang pera ng mga Kuangco? Yun, yun. Ay, Gags TV, Gags TV, oo. Oh, saka si pangalan si, ano sir? Gags TV, oo. Oh, Gags TV. Ano naman, ayan. Naman sir? Okay, oo, oh, yun, ating, Gags TV. Ating mga kababayan, mag-search po tayo. Hindi po sa Google, hindi lang po sa Google, hindi lang sa, ano, no, Wikipedia kayo maniniwala. Magganap kayo ng mga libro about sa Marcoses po. Mababasa niyo po doon. Huwag lang kayong, ano, titignan niyo yung author. Kasi minsan, pag dilawan yung author, yung libro na yun, again sa Marcos. Marami naman na bura doon, no, totoo yun. Marcos, sir, matatang. Bakit nga pala binura nila yung record ni Madam Amy Marcos, Senator Amy Marcos sa UP? Oh, ganun talaga, guys. Kulang na nga lang sabihin nila, patayin na nila lahat ng mga tao nakakaalam ng history ng Marcos eh. Bakit? Ito yung pinakasikreto. Bakit? May pera na makinuha sila sa Marcoses na until now hindi nila magalaw dahil buhay ang mga Marcos. Hindi nila pwedeng galawin ang pera na to dahil si President Ferdinand E. Marcos ang naglagay nito sa Banko Sentral. At ang magpapatunay niyan, mismo taga Banko Sentral at si ano, Rita Gatti. Ah, si Rita Gatti. Oh. Ayan, si Rita Gatti. So, hindi nila yan magagalaw. Bakit? Kasi yan ay hindi pera ng gobyerno. Yan ay pera personal ng mga Marcos. Yan yung naka-impact na dito. Oo, at gusto nilang kunti-kuntiin nila. Kasi kung mabubura sa history ng Pilipinas ang mga Marcoses, ibig sabihin, isa na Singapore dyan. Oh, saan ka nakakita yung Prime Minister ng Singapore nung panahon ni Marcos? Kanino siya humihingi ng advices? Kanino siya nangungutang? Tapos nung sabihin at na-exile ang pangutong Marcos, sasabihin nila, hindi nila ibabalik yung inutang nila kasi nakaw daw. Oh, imagine nyo, sino magnanakaw? Mga style nila, bulok din eh, sir niya. Sino magnanakaw? Oh. Umutang ka sa Pilipinas. Diba? Hmm. Tapos yung inutang mo sa Pilipinas, pera ng Pilipinas. At sasabihin mo, ninakaw ni Marcos. So ayaw na nilang ibalik yung pera ng Pilipinas. Ilang bansa ang may utang sa atin na ayaw. So, kaya yan, talagang pinipilit huwag ibalik ang Marcos sa Malacanang. Talaga pinagtutulungan talaga. Kasi pag nagkaroon yan ng kapangyarihan, kaya natin singilin lahat ng mga yan. At pag nasingil natin yan, magkakaroon tayo ng reserve na tinatawag pondo. At yung pondo na yon tataas yung value ng ating pera. Ayaw na ayaw ng oligarkiya yan at saka ng mga yayaman. Bakit? Kasi wala na silang magiging alipin na katulad natin. Yun! Ayan! So, piso natin. Kung ikaw ay nagtitinda ng saging, 5 piso. Ibebenta mo sa Japan. Ang benta sa Japan, magano? Diba? 10 piso, 50 peso. So kung yung saging natin na 10 piso, 5 piso na yan, ay magiging 50 peso sa benta natin doon, magkano ang magiging sweldo ng isang mamamayang Pilipino? Baka sabihin mo, 2-5 isang araw, magiging sweldo natin. Pag tumaas yung inflation ng pera natin. Ayun ba, ang mga gusto nyo mga kababayan? Eh dapat nyo naman laman. 7 pesos to 12 pesos ang isang dollar. Okay. Ngayon, magkano na isang dollar? So dapat ang pera natin ngayon, nasa 17 hanggang 20 pesos na ang value. Lahat yan nawala. Umi-steady na lang sa 6 pesos tata, no? Nang na yung naging palitan ng pera. Oo, oh, so, hindi na umangat. 6 pesos no? Noon, isang dollar. Oo, oh, hindi na umangat. At yung importante, matutuwa mga Pilipino, ano yung sinasabi na reserve. Yung oil reserve po, yung nagbaback up sa dollar is oil reserve. Yun po yung sa Middle East, kaya kontrolado yan ng Amerika kasi pagka may kukontra sa kanila taga Middle East, papasabugin nila, di ba, ginagera nila ang Middle East. O ganun naman po, hindi nila makontrol nung panahon ni Marcos ang gold reserve. Ang gold reserve na nawawala sa buong mundo, yan ang hinahanap yung gold reserve.
O, tsaka mamaya banatan na naman tayo ng kaibigan natin si Shiny. Kasi ayaw nun makakadinig ng ginto. Yun! Uy! So, huwag na natin pag-usapan yan. Pag-usapan natin yung gintong puso at gintong pamamalakad. Kasi pagkaya sabi ginto, ko sa'yo, kung wala pang ginto si Pangulong Ferdinand Marcos, sinusuportahan mo pa rin ba siya? Oo naman. Si Bongbong Marcos? Oo naman, oo naman. Di ba dapat suportahan natin siya may ginto o wala? Dapat buong puso? Actually, ganito, no, babayan, no? Ako nga sa'yo, sabi ko Marcia Lobaby ako, 1979 po ako pinanganak. Rest tayo, sir. 1979 ako pinanganak at yung aming po nga, yung tatay ko at nanay ko nagtatrabaho po sa piloto ni Marcos. So maganda po yung aming pamumuhay noon. At never po kami, nung nawala si Marcos yun, nagka-leche-leche. Sir, tatanong ko lang, sir. Itatanong ko sa iyo. Bakit ang mga Marcos tumatagal yung mga kasama nila, mga hindi ko naman sinasabing katulong, kumbaga naglilingkod sa kanila. Bakit ganun? Ang tagal na rin kasi, sa kanila? Ganito, no? Panoorin niyo yung biography ni Imelda Marcos. Isipin niyo, isang first lady, napakayaman, puro brilyante, puro magagarang sapatos. Pero bakit mahal ng maralit ang Pilipino? Bakit? Ang tanong natin. Kasi pag nagpabigay ng pabahay, merong pangkabuhayan at merong pangkalusugan. Tama po yun. Diba? Yun ang tama tinatawag yun. Na social welfare. Yun ang tinutukan ni Imelda hindi during that time. Yes. Bahay kalapati. Kahit saan magpunta si Imelda nun, mahal na mga Pilipino, na maralit ang Pilipino. Ayun ang pinagtataka nila, bakit nagkaroon ng assassination plot. Tangkang pagpatay kay Imelda ng 1972. 1972, dyan sana yung Pilipino, tinaga-taga siya, di ba? And bakit siya gustong patayin? Kasi siya ang sikreto ni Ferdinand Marcos. Dahil kay Imelda Romualdez Marcos, nakuha niya ang kiliti ng mamamayang Pilipino. Dahil magaling naman itong si Ferdinand Marcos sa pananalita, magaling sa batas. Kailangan niya naman ng isang first lady na may puso. Yun. Kaya nagkaroon talaga yung heart center eh. Oo, yun. Diba, sabi nga ni Pangulong Marcos na ang sabi ko sa aking unang ginang, na alagaan niya lang ang aking puso. Pero ngayon, binigyan niya pa ako ng isang napakalaking puso. At ito ang Philippine Heart Center. At ito ay para puso para sa lahat ng Pilipino. Ayun. O meron bang ganyan ng dilawan? Wala. Wala. Di marami sila. Muso. Meron sila marami muso. Marami sila maripulto. Maripulto. Napakarami niyan. Lahat yan binubura yan. Kahit pumunta tayo sa mga historical places like Coconut Palace, sisitahin tayo dun. Ayaw tayo pa-vlog dun. Kahit sa CCP, sisitahin ka dun. Bakit? Kasi malalaman ang sekreto na nang nagpagawa nun, si Ferdinand Imar. Hindi nila alam. Burga na naman talaga, di ba? Ayaw nila pa alam. Punta ka doon, magpunta ka sa CCP, maupo ka doon, magpapalamig ka, tapos mag-vlog ka, sisitayin ka eh. Boss, bawal mag-vlog dito. Ayun, pag-aari ito ng gobyerno ah. Bawal dito, boss, bawal dito. Isipin mo bakit? Kasi sasabihin mo doon, ito pinagawa ni Pangulong Marcos noong 1965 until now nakatayo pa rin. Papango ang pangalan ng Marcos. So, lahat kontrolado, manipulado. Alam nyo kung sino ng mga kuwangko. Yakita mo, sir. Yung mga bahay nila hanggang ngayon nakatayo pa rin. Di ba? Na ito ha, sinequester nila yung bahay sa San Juan. Di ba sinira nila? Okay, ang pangalan dati ng street noon, Ortega. Makasaysayin yun, Ortega yun. So bakit pinalitan yun sa kagustuhan ni Imelda Marcos, ginawang Marcos Street? Okay, dahil may history doon sa bahay na yon. Pero yun ay bahay na ni Ferdinand E. Marcos nung hindi pa siya congressman. Ibig sabihin yun po ay bahay niya, naipundar niya, hindi pa siya congressman. Saan kukuha ng pera si Pangulong Marcos? Kung walang pera ang mga Marcos. Tama. Ang mga Edralin, 100 hectare ang pag-aari sa Sarat, Ilocos Norte. Ang mga Marcos, 100 hectare ang pag-aari sa Batac, Ilocos Norte. Sa 100 hectare na yan, walang ginto.